Ayan, magandang araw sa inyo. Ayan, ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano ba pabilisin itong computer natin, itong Windows 10 natin na computer. Ayan po. Diba? For example po, minsan po, or for example, kakabili lang po natin ng computer natin, mabilis po siya. Ayan, pag-open natin ng computer natin, mabilis po siya. Tsaka pag-shutdown po natin, mabilis din po siya mag-shutdown. Okay, pagdating po ng ilang buwan, napapansin po natin na matagal po siyang mag-shutdown. Oo. Tsaka pag-open po ng computer natin, umaabot po siya ng minuto o kaya mga 1 minute, mga ganyan. So, matagal na po yan bago siya mag-open. So, most likely po, yung mabilis po na normal po na boot up niya po, mga seconds lang po yan. Mga more or less po, mga 30 seconds. Ayan po. More or less 30 seconds, normal po yan. Kung naka ano naman po, kung naka solid state po siya na ano, so mas mabilis po siya, more or less po mga 10 to 15 seconds ganyan, open na po yan. So ayan po, at ituturo ko sa inyo ngayon kung paano po siya mas mabilis po mag open po ang ating computer. So pupunta lang po tayo sa Marco, ano ba tawag nito, MS config po. Ayan. O doon po makikita natin yung startup po ng ating computer. Doon po yung every time po tayo mag-open, may mga application po kasi na automatic po nagbubukas kahit di na po natin kailangan. Yan po. For example po niyan, yung mga updates po ng Google Pro, Google Chrome po natin. Pag na hindi po natin na-off yan, pag open po natin ng computer natin, automatic din po siya mag-open tsaka mag-update po. So, kung kunwari po nag-open tayo ng computer tapos di naman tayo gagamit ng Google Chrome, so di naman natin kailangan na i-update 'yon kasi di naman tayo gagamit noon. So, ayan po. So, pupunta na tayo para inyong mas maintindihan po. Ayan, punta po tayo dito. Ayan, no, pupunta tayo ngayon sa MS config. So, punta lang tayo dito, search lang natin MS config. Ayan. So, dito sa MS config, makikita natin dito yung selective startup. Ayan. So, yan yun po yung, kasi normally po, nandito yan sa normal startup po. So, lahat ng device, i-open niya. So, dito, kasi na-edit na natin, so, pupunta siyan dito, selective startup. So, ayan. So, punta tayo dito, sa next, sa boot. Dito po sa boot, normally po, hindi po naka-check itong no GPU. GU po, GU. GUI boot. Yan. So, yan po. Para mas mabilis po, i-check po natin yan para hindi siya po gagamit ng GUI. Yan po. Para mas mabilis yung kanyang pag-boot po. Ayan. So, sa services naman po, nakita nyo po dito sa services, ang dami po niyang services na naka-check. Ibig sabihin po, pag open po natin ng computer natin, mag-on din po dito yung mga services na to. So, kailangan po alam natin ng yung mga application na ginagamit natin para natin ma-uncheck dito. So, kung di natin alam, so make sure lang natin na research natin yung mga di natin alam. O alamin natin yung mga apps na yan para ma-uncheck natin dito. Yan po. So, most likely ito po, i-hide lang po natin dito nakalagay sa ilalim. Note that some secure Microsoft services may not be disabled. So, may mga services daw na hindi pwede i-disable. So, hide lang po natin. Check po natin yung hide all Microsoft services. So, na-hide na po yan. Yan po yung mga Microsoft services na mga most likely kailangan natin na mag-start up po o umandar pag binuksan na natin ating computer. So, ayan. So, nandito po. Madami po ako nakikita dito. So, most likely po ito po yung Google Chrome po. Naka-check po yan. So, in-uncheck ko na po. Ayan. Ayan, yung TQ technology. So, check nyo lang po kung ano po yan. Ayan. Hindi ko po na-check kung ano yan. So, hindi ko muna uncheck. Ayan. Ayan po. So, ito po. Nakalagay dito yung browser na Brave. Ayan, kasi may Brave ako na browser. Ayan. May laro din ako na Garena. So, yan. So, naka-check lang siya. Kasi kailangan ko siya. Naglalaro ako parati. So, kung kayo, pwede nyo yun uncheck. Ayan. Kung hindi nyo kailangan. So, most likely po, makikita nyo dito yung sa inyo po. Most likely po yung mga antivirus ninyo. So, lalabas yan dito.
Yan. At saka ito yung Google na yan. Kung Google yung ginagamit nyo, Google Update. So, uncheck nyo lang yan. Ayan. So, mag-update lang po ito yung Google na to pag kayo na po magbukas ng Google dito sa labas. Yan. So, kunwari po, nag-open kayo ng computer. So, kung hindi nyo ito ibubuksan yung Google, hindi siya mag-update. Ayan. Yung mong kinaibahan yan. Kasi pag na-check na to, ayan, pag na-check nito yung Google update na to, kahit hindi natin i-open tong Google na to, basta in-open natin yung ating computer, automatic siya mag-update kung mayroon siyang update kasi naka-check siya dito. Ayan, yun po yung kinaibahan yan. So, yan po, dun po yan. So, yan po, next po tayo sa startup. Dito naman sa startup, ito po yung mga, dito na po yan yung mga extra app natin na in-install natin ng mga app. Ayan, so, check natin sa open task manager natin. So, nandito yan. So, for example po, itong Epson na to. Itong printer na yan. So, naka-disable siya kasi hindi ko naman ginagamit. So, yan po. Katulad nito ng CC cleaner. Pwede mo din disable yan. So, dito lang po, disable mo lang po yan dyan sa status niya. Ayan. So, i-highlight mo lang po. Tsaka yun po, in-enable mo dito sa ilalim. Dito po. Ayan. So, ito, antivirus to. So, naka-enable siya. Ah, antivirus pala yon yung nakaano kanina, yung mag-automatic siya magano kasama ng ating computer. Yan. So pwede natin i-disable 'yan kung gusto niyo mas mabilis ang inyong ano. Pero mas mainam po naka-on para minsan po nakaligtaan natin mag-on ng antivirus. So mas maganda naka-on na 'yan kasi minsan na ano, nagmamadali tayo pagbukas ng computer natin. Hindi natin maalala na i-on 'yan. So mas maganda na automatic on na 'yan kasi kailangan talaga natin para safe tayo sa mga attackers po. Ayan, sa mga ano natin, sa mga viruses natin. Ayan. Ito naman yung ating tinatawag na drivers ng ating graphics card. Oh, ayan. Oh, ang ating drivers din ng processor natin ito. Ayan. So kailangan naka-on 'yan. Ayan. So ito yung Google, naka-disable siya. Ito yung Opera, disable din siya. Opera, disable din siya. Tsaka yung isang games na Riot Games, naka-disable din siya. Kasi hindi ko siya ginagamit. Ayan. So, dito po guys, nasa sa inyo, iba po nandyan sa inyo. So, kailangan nyo lang po, kung di po kayo sure sa pangalan, so, kopyahin nyo po yung pangalan, lagay nyo po dito sa Google, ayan, lagay nyo po dito, paste nyo po, para malaman nyo po kung ano po yung apps na yun. Para may idea po kayo. Ayan. So, ayan po, sana ba tayo? So, dito, balik tayo dito. Ayan, close na natin to. Ayan. Tsaka yung tools. Dito sa tools po, makikita nyo po dito, yung isang may ituturo ko sa inyo is ito. Change UAC setting. Yun po, user account control setting. So, highlight po natin. Then, launch po natin. And pagkabukas po, dito po, usually po nandito yan sa itaas. Ito pong ginagawa ng UAC. Ito po siya, apps, try to install software or make changes to your computer. Make changes to Windows setting. So ito po, ito pong nagbablock po ng mga apps na ini-install natin. Oo. So most likely po, sa inyo po kung konti po yung pagkakaalam nyo ng mga sa computer po, sa mga apps po, most likely mas maganda po pag ilagay nyo po dito sa itaas. Para every time po mag-install, may mag-notify po. Ayan. So ako naman po kasi alam ko naman po ini-install ko. So nilalagay ko dito. Kasi alam ko po yung mga apps na ini-install ko. Kasi minsan po pag hindi natin nilagay dito, hassle po minsan kasi meron pong pop-up na lalabas every time po mag-install tayo. So napapabagal po yung ano natin, yung proseso ng ating pag-install. So ako po nilalagay ko po dito yan. Never notify. Notification lang naman po ito. Ayan po. So ayan po. Para mas mabilis. So, cancel ko na lang yan. So, yan po. Okay nyo lang dyan. So, ano pa ba? Registry. Ayan. So, management, computer management. So, okay na yon. So, yan po. Pagkatapos po nyan, pagkatapos nyo pong iset yon, i-apply nyo po. Ayan. Apply nyo po dito. Pagkatapos pong i-apply, hihingi po siya ng restart po. So, magre-restart po ang computer natin. So, ayan. So, mag-restart po siya pagkatapos natin mag-apply. Papindot natin ang apply. Ayan. Makikita nyo po na hihingi siya ng restart. Ayan po.
So, restart lang po natin yung computer natin pagkatapos din. So, sa akin naman, kasi wala naman akong in-edit dun. So, without restart na lang. Ayan. So, yan po ang magpapabilis po ng ating computer. So, pag restart po ng computer, bibilis po siya. Halos, mas mabilis po siya kaysa sa dati. So, para ma-compare nyo po, bago nyo po gawin ito, sana po i-record nyo muna. Or i-take down notes nyo muna kung ilang seconds po o minutes yung pag ano ng inyong computer, pag-boot ng inyong computer bago nyo po tapos i-compare nyo po sa ano, pagkatapos nyo pong i-edit, i-compare nyo po siya kung mas mabilis po siya sa, kumpara sa dati. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Ayan, God bless.